ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inakonyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patuloy nating pagdarasal sa banal na misang ito ang seguridad ng lahat makapatid nating mga overseas Filipino workers. Patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang ating mga kapatid na mga may sakit. Mga kapatid, kung namumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, manatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiwas sa anumang nagdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino mang sumunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eukaristiya, hingin natin ang Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilakan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagab lang sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuwaryo, sa lugar na dakong banan. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit. Ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwinang ang katulong ko na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Dios Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad
na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya niya si Pedro sa isang tabi at tinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag niyong itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, basanin ang kaniyang kuros, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kaniyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kaniyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kaniyang mga anghel. Sa panahong niya'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Si Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ng isang banal na misyon. Siya ay naparito upang gawin ang kalooban ng Ama, upang maisatuparan ang kanyang banal na misyon sa pagtubos sa sangkatauhan. Kailangan pumunta ni Jesus sa Jerusalem. Palaging binabanggit, palaging sinasabi sa atin ni Jesus na ang kanyang pangangailangang pumunta siya sa Jerusalem upang magdusa, mamatay, at muling mabuhay. Ang ebanghelistang si San Marcos ay sumulat ng ganito, "Siya ay nasa daan na umahon sa Jerusalem at si Jesus ay nauna sa kanila at sila ay namangha at ang mga sumunod ay natatakot." Muling inihiwalay ni Jesus ang 12 at nagsimulang sabihin sa kanila kung ano ang mangyayari. "Narito, tayo'y umaahon sa Jerusalem at ang anak ng tao ay ibibigay sa mga punong saserdote at mga eskriba at hahatulan niya siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil na siyang tutuyain, siya hampasin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 ay muli siyang babangon." Kailangan magdusa ni Jesus upang tayong lahat ay iligtas. Kailangan ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa tayong lahat ay matubos. Ang krus ni Jesus, tandaan natin palagi, ito ay ang ating kaligtasan.
namatay si Jesus sa krus upang tayo ay matubos mula sa kasalanan at sa kamatayan. At sa kanyang pagbangon mula sa kamatayan, tayo rin ay bumangon kasama ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, hindi lubos na unawaan ni Pedro. Hindi lubos na unawaan ni Pedro kung ano ang dapat pagdaanan ni Jesus. Nagkamali si Pedro. At naging narinig natin nung nakaraang linggo, inabilin ni Jesus tayo kay Pedro na si Pedro ay maging isang bato. Ngunit ngayong linggo, napansin natin na si Pedro ay naging isang batong katitisuran ni Jesus para matupad ni Jesus ang kalooban ng Ama. Tila nga bang si Pedro pa ang magiging hadlang sa misyon ng ating Panginoong Jesus? Sinabi ni Pedro kay Jesus, hindi dapat ganoon ang mangyari, Panginoon. Hindi mo kailangan magdusa. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ay hadlang sa aking misyon. Dapat sanang sumunod ni Pedro kay Jesus. Dapat sanang manatili si Pedro sa likuran ni Jesus. Tila nga bang si Pedro ay pinapangunahan ni Pedro sa ang ating Panginoong Jesus? Tila nga bang gustong sabihin ni Pedro na huwag mong sundin ang kalooban ng Diyos? Tila nga bang si Pedro ay dinidiktahan niya ang ating Panginoong Jesus? Ngunit sa kabila ng sinabi ni Pedro, hindi binawi ni Jesus ang kanyang pangako kay Pedro na magiging isang bato. Hindi binawi ni Jesus ang kanyang pagkahirang kay Pedro bilang pundasyon ng ating simbahan. Naniniwala pa rin si Jesus kay Pedro. Maibigin niyang itinuwid si Pedro na huwag sumalungat sa kalooban ng Ama. At tinuro ni Jesus kay Pedro ang kaniyang tungkulin at ang kaniyang mga pasanin na sundan ang krus. Ngayon, ang Ebanghelyo ngayon ay hinahamon tayo ng tatlong bagay. Unang hamon sa atin ng Ebanghelyo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi upang hadlangan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat maging hadlang para gawin ng iba ang kalooban ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos upang gawin ang kalooban niya dito sa lupa. Ang pagsunod at pagtupad ay ang pagkilos. Kaya dapat nating isalin sa mga aksyon kung ano ang nais mangyari sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, dapat nating sundin, huwag nating hadlangan. Pangalawang hamon sa atin ng Ebanghelyo, tanggapin ang krus. Tanggapin ang krus ni Jesus at hindi natin dapat iwasan. Tandaan natin, ang krus ni Jesus ay ang ating kaligtasan. Ang krus, ito ay ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos.
hindi ito parusa para sa atin, kundi ito ay isang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin itong tanggapin, dapat nating dalhin, dapat nating yakapin. Ang pagpasan sa krus ni Jesus ay maaaring maging tanda ng pagpapala sa ibang tao. Ang pagtanggay natin sa ating sarili, ang ating pagsasakripisyo sa ating sarili ay maaaring maging pagpapala sa ibang tao. Ngunit ang pagtanggi sa kanyang cross ay nagiging hadlang tayo para sa iba na sumunod kay Jesus. Tulad ni Pedro, hindi tayo dapat tumutol. Hindi dapat tayo magtakda ng mga kondisyon. Dapat nating itakda sa paanumang oras ang pagpasan ng kanyang cross. Dapat lamang tayong tumayo kay Jesus. Tulad ni Pedro, siya ay nagsisisi at masunuring nakinig kay Jesus. At siya ay bumalik at bumaling kay Jesus. Dapat din nating tanggapin at ihanda ang ating mga sarili, lalong-lalo na sa mga kahihiyan, lalong-lalo na sa mga daan ng krus. Dapat nating sundan ang daan, ang mga yapak ni Jesus. Pangatlo, pangatlong hamon sa atin ng Ebanghelyo ay magdusa kasama ni Jesus upang hindi tayo magkasala. Minsan sinusunod lang natin si Jesus kapag maayos at madali ang daan. Minsan tayo sa ating pagsunod sa madadaling daan, minsan tayo ay nadadapa, tayo ay nagkakasala, at kung minsan huli ang ating pagsisisi. Kaya mga kapatid, sinusubukan ng Diyos, huwag nating subukan ang Diyos na manipulahin siya. Tulad ni Pedro, tayo ay tumugon kapag may sakripisyo, kapag may napipintong pagdurusa. Magdusa tayo kasama ang Diyos. Dahil sa pamagitan ng ating pagdurusa at pagsasakripisyo, iniligtas natin ang ating sarili mula sa kapahamakan at paggawa ng kasalanan. Tandaan natin, tayo ay tagasunod ni Jesus. Dapat natin siyang panindigan sa hirap at ginhawa. Kaya hindi tayo dapat magtakda ng patakaran. Dapat lagi tayong kasama ni Jesus at sinusundan natin siya, lalong-lalo na sa kanyang mga gawain. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhati ang kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak puri-puri ka, Diyos, at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagstraksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat din niya tinalikuran ang aming pagkamasuwain, niloob mo ito upang iyong mamalas. Sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtanggi sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Handa kong ikalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ikalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawali ka sa aking pinag, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y papasan. Handa kong ikalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan na bendisyon na ito. Nawa'y maalala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.